Tapos sabi ko sa apo ko, apo, kain na tayo, may ulam tayo na ano, isda at manok. Saan galing, Nay? Sabi ko, binili ko, hindi ko sinabi na pinulot. Hindi po talaga, minsan, pag nakain na namin, minsan sinasabi ko sa kanya, apo, wala tayong pangkain, ito lang nakuha ko ito. Talagang pinaiintindi ko sa kanya yung hirap namin para paglaki niya, yung alam niya na yung papaano siya na iisipin niya na dapat magsikap ako kasi nagisnang ko sa mga lola ko yung hirap ba. Akin po kami mag-asawa. Okay lang, halimbawa, ganyan, pira namin, gano'n na lang. Ba, paano yan? Bukas wala na tayong pambili ng pagkain. Sasabihin naman niya sa akin, huwag ka mag-alala. Malay mo, may awa ang Panginoon. Pag-ising natin, may kakainin tayo. Hindi po kami nawawala ng pag-asa, basta araw-araw yun. Tapos lulusong kami dito. Minsan nangihingi ako ng ulam. Kasi marami naman po akong kakilala na... Kasi ang ginagawa ko, sir, halimbawa habang namumulot ako ng isda, nakita ko yung banyera nila nakakalat. Kukunin ko sa salansaning ko na hindi walang bayan. Buti hindi niyo po naisip ang umalis dito. Hindi po, kasi wala naman po kami pupuntahan niyo. Dito lang po. Pero noon po, sir, gustong-gusto ko sumulat noon yung sawis ko lang. Kasi hindi ako marunong sumulat, sabi, lalo pag nanonood ako sa TV. Sabi ko, gusto ko na makauwi sa amin, pero paano ako makasulat? Hindi naman ako marunong sumulat. Kami mag-asawa, sa Bulacan lang may pamantin siya. Hindi naman kami po pwede. Walang probinsya rin. Opo. Ito po yung nakuha kong kanin at ulam na para sa tanghalian po namin. Po? Opo, kasali na po dito, tanghalian na po. Kasi po, medyo basa. Pero yung kanin po, hindi. Ano pong gagawin niya sa ulam na?
Papakain ko na lang po sa aso, tapos yung kanin, sasangag ko po. Paano po yung ulam? Bibili na lang po kami ng tuyo. Papabili. Ha? Tuyo.